yung ano, susuko si suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag kahit pa may inilabas na warrant of arrest sa kanya hanggat hindi nagbibitiw si Justice Secretary Boying Ramulla. Sa isang panayam, sinabi ni Bantag na posible lamang siyang sumuko kung wala na sa pwesto ang kalihim. Nauna nang ipinanawagan ni Bantag ang pagbibitiw ni Ramulla dahil sa kinasasangkutang illegal drug case ng anak nito. Naharap naman si Bantag sa mga kasong murder matapos iturong utak umano sa pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid at sa sinasabing middleman na si June Villamor. Alam mo, tama yung sinasabi mo, Mico Clavano. Sa side nila yon, kasi nga, kaya nga masama ang loob ko. Pinasakay lang ako nitong si Boying eh. Akala ko, eh, sinasabi niya nga, push ko rin si Duterte. Hindi naman niya sinasabi rin presidente. Kaya sa inaano ko lang, kumukulang ko na Duterte. No, kaya yung sabi niya, bata rin ako ni, gusto rin si Duterte. Ang nga ganoon, kinukuha ba niyo yung loob ko? Parehas tayo, ganoon. E di, salamat sir, puro ganoon na to. Maganda talaga ang pinapakita niya. Kaya nga, tignan mo ah, mayroon kaming sinisingil na 4 billion pesos dito sa MPX. Ngayon, pinasulat niya ako at pinahintulutan ko sa tanangin bahala sa 4 billion pesos na tumilin sa DPWH para magpatay kami ng mga kulungan. Oh, so maganda nga talaga ang takbo na yun. Kaya nga sinasabi ko sa kanya noon, kumbaga minanipulate niya ako. Ang galing niya. Talagang napakagaling niyang politiko. Politiko, putang ina. Manipulate po kayo. Okay, go on, sir. Oo, kasi nga as early as August, sabi ko, alam ko na itong si Katapang talaga ang ilalagay nila sa akin. Itong si Mico Clavano, tatay niya si Chito Clavano, kaya nga alam ko lahat ng details eh. Mm-hmm. Sinasabi ko yan kay Boying. Sabi ko, sir, ganito. Team player mo kami, sir. Baka mag-away-away kami, sir. Ikaw ang team, kumbaga ikaw ang coach namin, sir. Baka magulo yung team natin. Sabi niya, concentrate lang tayo sa trabaho. Yes, sir. Thank you very much, sir. E di, diba? Sinasabi ko, sir, mag-tender na ako ng courtesy resignation. Kasi sanay naman tayo sa gobyerno sa pagdating ng bagong administration. Bigay natin, no? Nandiyan, kung hindi naman, no? Sabi niya, wag na, nandiyan ka na eh. Thank you very much, sir. Binibigyan ko naman lahat ng ganon. Kaya totoo yun, sinasabi. Pero magaling nga, tignan mo, bakit? Bakit siya nagsisinungaling ngayon? Sasabihin niya, galit na galit ako nung September 9, samantalang pinorward ko sa kanya yung video ni Percy Lapid na yun daw yung dahilan ng pagkamatay niya. Ang boss namin, siyempre, siya ang lawyer, siya pa ang Secretary of Justice, knowledgeable sa batas. So, dapat naghihintay ako ng payo kung anong negative, wala talaga as in zero. Sir, wala siyang reaction. Sir, opo, nakita ko din po yung... Ano rin ako sa class 96, sabi ko, Bok, paano ba itong ano na to? Bigyan nyo nga ako ng payo ang kailangan ko eh. Opo. Kasi legal, kasuhan ko si Percy Lapid, ganon. Ang daming members doon, hindi lang PNPA graduate ng class 96 ang nandun, Miss Pinky, nandun pa yung mga politicians na adopted namin, nandun may mga USEC doon, mayroon pang mga PMA, kaming mga adopted din. So, paano kung sasabihin niya na yung pag-forward ganun ng video is patayin mo, is OJ, patayin mo mga classmate ko, hindi. Gusto kong bigyan ako ng payo. So, nung pinakinggan ko yung payo nila, tapos tinignan ko yung coverage niya, yung video. Sabi ko, wala naman pala ito. Kasi nung tinawanan ko na lang, siyempre nagulat ako nung una. Sino ba namang hindi magugulat? So nung nireview ko ng nireview pa ulit-ulit, putang natawa na ako. Sabi, wala pala ito eh. Kasi itong mga pinagtitingan doon, may mga sasakyan din ako doon.
Mayroon ding sasakyan ng mga ano kapitbahay. Yeah, sir. Kasi nga doon, opo, sir. Pumunta nga. Okay na. Pumunta na, nga si Katon yung nauntog pa eh. Sir, nakita ko po yung interview niya. Sabi niyo nga yung kung saan kayo nakatira yung village na yon, may bahay, may lote, may bahay, may lote. Kung bagan sila sabi ka nakapark. Opo, nakapark yung mga kotse na inyo at sa mga kapitbahay ninyo. Oh. Sabi niyo po, okay. So, nung lumabas po kayo at nagpa-interview po sa iba't ibang media kasama po sa amin, ano, isa po sa sinabi din ni Attorney Clavano ay the DOJ, he says, understands the predicament of Bantag. Naiintindihan daw po nila ang inyong predicament. Pero, dinagdag po nila dito na yung personal attacks come from a misguided sense of betrayal. Ano po ang tugon nyo doon? Makamisirating ke, sa opinion nila yon. Hindi misguided. Kasi tignan mo ah, sinungaling yang si Boeing, sabi ko nga, bakit sabi niya, noong September 9, galit na galit si Bantag. Ay, hindi na nakatid ng isang ano, occasion ng, ay, kalokuhan yon. Ang asik ko, sabi niya, Bok, hindi ko alam yung harap. Hindi ko naman alam na mangyayari. Kailangan tandaan ko yung September 9 yan. Pero dahil alam ko yung occasion na yon, yung activity na yon, sabi ng classmate ko na si spokesperson, Gabby Chaklak. Sabi niya, Bok, pahinga ka na, sabi niya. Ako nang bahala doon. Sige, Bok, kasi si Asik Chaklak, magaling na ano ko yon, tao ko, kaya sabi niya, ako na, Bok. Sige, Bok, may mga witnesses ako, ang dami. Yeah. So nandun lang ako sa DQ, hindi ako nagagalit.